This is the start of round number one. 2 minutes per round. Scheduled for 3 rounds. There is no one now. Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Bad Boy ng Cebu, ni Best Friend Bad Boy ng Cebu, kung saan mga kabakal, natuloy na yung kanyang laban sa Cebu. At ang alam ko po, siya ay undercard dito sa laban na to at kasama niya po si Boy Tapang. So yun ang pagkakaalam ko mga kabakal, si Boy Tapang at si Bad Boy ng Cebu lalaban for undercard. Dahil honestly mga kabakal, hinahamon din ako at niyayaya ako ni Bad Boy ng Cebu na maglaban daw sa Cebu for undercard. Yun nga lang, alam niyo naman mga kabakal na busy tayo. Kaya hindi ko po siya napaunlakan. Kaya nga naman magre-react tayo at share ko po sa inyo yung video kung saan lumaban si Bad Boy ng Cebu. Pero sadly, natalo po siya sa kanyang kalaban dahil napakatangkad mga kabakal ng kalaban niya. Nagmukhang maliit si Bad Boy ng Cebu sa kalaban niya. Alam ko mas matangkad ng konti sa akin si Bad Boy. Pero itong kalaban niya mga kabakal, parang hanggang balikat lang siya. Kaya nahirapan si Bad Boy ng Cebu dito. At share ko po sa inyo ang clip ng video. Pero kung gusto nyo mapanood ang full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Bad Boy ng Cebu Official. So mga kabakal, gawa na natin ang reaksyon at panoorin natin yung kanyang laban. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. This is the start of first round. 2 minutes per round. Mabilis din yung kalaban niya. Uy, parang tinulak lang si Bad Boy ah. Yung kalaban niya, alam mong marunong. Hindi perfect, pero alam mong marunong. Grabe, nagmukhang bata si Bad Boy dito. Although yung angle pa ng camera mga kabakal nasa baba ah. Tsaka mabilis. Mabilis yung kalaban ni Bad Boy. Nakakailag naman sa ito eh, katamaan. Nahihirapan makatama mga kabakal sa mukha or sa ulo itong si Bad Boy kasi ang tangkad ng kalaban niya tapos mailag din. Although nakakailag naman itong si ano, yung kalaban, ay si Bad Boy. Maganda rito kay Bad Boy mga kabakal, nag-improve yung kanyang ano, technique sa pag-ilag. Hirap makatama mga kabakal si Bad Boy. Ang laki. Tangkad eh. Mailag pa yung kalaban ni Bad Boy. Parang mas mabilis kay Bad Boy yung kalaban niya. Alright mga kabakal. First round yun. Ngayon second round na. Yun nun. Nahihirap. Alam mo yun, pag sumuntok yung kalaban niya, sapul kagad sa mukha itong si Bad Boy. Tutulak-tulak lang siya. Pero si Bad Boy nahihirapan makatama eh. Mabody shot si Bad Boy pero parang baliwala sa kalaban. And ano mga kabakal, in fairness, malaki yung naging improvement ni Bad Boy. Yun nga lang, medyo tense ata si Bad Boy sa laban na to kasi parang pagod siya. O
parang ganito rin naglaban kami ni Bad Boy. First round, napakaano niya. Rat-rat, todo. Second round, medyo mahina si Bad Boy. Ito yung second round nila. So almost the same yung laban namin. Although syempre, mas magaling naman talaga sa akin si Bad Boy. Job show, job. Nah. Alam mo, ang pagod na si Bad Boy, second round. Oh, binadid shot pa si Bad Boy. Sakit yun. Hmm. Hindi makatama mga kabakal yung mga suntong ni Bad Boy. Katawa na lang yung mga tao eh. Kasi mga kabakal, hindi siya makatama. Girl. Ayan, sumagay, sumagay. Pagod si Bad Boy mga kabakal. Wow, may round girl din. Mas gusto kayo round girl sa URC. Pagod no? Pagod si Bad Boy. So yun mga kabakal, nakita nyo naman, napanood nyo naman na nahirapan talaga itong si Bad Boy ng Cebu sa kalaban niya. Hindi lang dahil matangkad, mahaba ang reach, kung hindi malikse at mabilis din mga kabakal yung kalaban niya. So para sa akin, masyadong mismatch to. Mismatch mga kabakal kasi sa height advantage ng kalaban at sa reach advantage ng kalaban, mismatch na. Kasi kung magbabasehan lang natin yung skills nilang dalawa, although parang mas mabilis at mas magaling ng konti yung kalaban ni Bad Boy ng Cebu, siguro alam yon, naging kahit pa parang naging match yung laban kung hindi ganun katangkad. Kasi mga kabakal, walang makatama sa mga suntok na pinapakawalan ni Bad Boy papunta sa mukha ng kanyang kalaban. At yun po yung pinakita ko sa inyo, first round at second round yun. Yung third round nila, kung gusto nyo mapanood, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Bad Boy ng Cebu. Yung third round, mga kabakal, ay almost the same lang. Mas pagod na si Bad Boy ng Cebu. Mas nakatama yung kalaban ni Bad Boy sa kanya. And if I'm not mistaken, mga kabakal, ay ano yata to? Unanimous decision. Yun ang pagkakarinig ko ha. Correct me if I'm wrong sa mga nakapanood mismo sa laban. Ang pagkakarinig ko, hindi split decision. Unanimous. Kasi mga kabakal, kapag split decision, ay parang 2-1. Dalawa sa kalaban, 1 kay Bad Boy. Yun ang split decision. Muntik na. Manalo. Pero pag unanimous, ibig sabihin, lahat ng mga judges bumoto doon sa kalaban na tumalo sa'yo. So, nakakalungkot pero kahit papano, nakita ko mga kabakal na mayroong improvement itong si Bad Boy ng Cebu. Kahit papano mga kabakal, nag-improve naman. Kasi, nung kinalaban ko si Bad Boy ng Cebu, hindi siya ganyan kabilis umilag, hindi siya ganyan kabilis sumuntok. Mas may datingan yung galawan ni Bad Boy. Bakit hindi? Kasi after namin maglaban nung February, tuloy-tuloy yung training na ginagawa ni Bad Boy ng Cebu. So mag-i-improve siya. Nagkataon lang mga kabakal na talagang mas magaling or siguro mas nasasabi natin mas magaling yung kalaban ni Bad Boy dahil nga sa height advantage at sa reach advantage. Nakita nyo naman, bawat suntok ng kalaban halos tumama. Halos ha? Halos tumama. Pero yung mga suntok na pinapakawalan ni Bad Boy,
Kung hindi man tumama sa dibdib, sa tiyan, sa balikat lang tumatama, walang nakarating sa mukha. Pero itong si Bad Boy, nakakuha ng mga tama sa mukha, kaya yun ang aking pagkakarinig, mga kabakal. Naging unanimous decision yung nangyari. So, lahat ng mga judges, hurado, ay pumabor doon sa kalaban ni Bad Boy ng Cebu. Pero again, mga kabakal, so far, nakita ko yung improvement at malamang kayo, nakita nyo rin ang improvement sa galawan ni Bad Boy ng Cebu kumpara doon sa naging laban namin. Pero ano ang inyong opinion nito, mga kabakal? So, tingin nyo ba, ay may laban si Bad Boy ng Cebu kahit matangkad ang kalaban niya or talagang mismatch? Hindi lang dahil sa tangkad ng kalaban, kung hindi dahil din sa skills ng kalaban. Ano ang inyong opinion? I-comment you down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Hi guys! Gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakan natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat.